nag-dialysis po, di ba, nagdi-dysfunction yung kidney. Ibig sabihin, a great majority of the kidney is not functioning normally. Okay? So, nakakatulong ba si Quantumin Plus? Unang-una, makakatulong si Quantumin Plus pagtanggal ng toksina na nandun sa kidney. Okay? Tapos, ang problema lang dun kasi, usually, pagka nagda-dialysis na, more than 70 or 80% na ng kidney ang sira. So, konting-konti na lang yung nagpa-function at minsan hindi pa nagpa-function. Okay? So, kailangan po niya ng additional na sustansya para mag-repair si kidney. Okay? So, hindi iba-iba po yung response ng pasyente. Pero marami po rin kami yung candidates ng dialysis na pag inayos ang pagkain, pag ninetoxify, nagno-normal pa po. Recently po, meron kami siguro mga 4 months naming tinulungan mag-detoxify kasi ang kanyang creatine na nag-start ng 300, 400, umabot ng 700. Tapos, medyo isang buwan na namin hindi nakita. So sabi namin, ano kaya problema kay nanay? Dumating si nanay, alam nyo ba, bumalik, nasa normal halos yung kanyang creatinine, kaya pala siya biglang nawala. Ang maganda sa kanya, mukhang na-reverse din niya yung sa kidney niya kasi yung over the years na hypertensive siya, hindi niya na-regular din yung intake ng gamot. So, hindi nakatagdag ng sira doon sa kidney yung mga gamot niya na nainom dahil nga wala rin siyang pambili ng gamot. Okay? Yun yung nakita namin kung bakit nag-respond siya. And then, meron din kami teenager na graduate ng education for dialysis na rin siya kasi 500 plus yung kanyang creatinine. Nung bumalik nitong follow-up niya, parang less than 100 na. Nag-detoxify din yon. Again, bata pa kasi ang naging problem lang niya, puro chichirya at soft drinks mula nung kabataan. Kaya nasira ka agad ang kidney. Pero yung isa namin, meron kami isa pa ngayon na minamanage. Actually, nung dumating siya sa amin, mahinang-mahina siya, galing pa siya ng Canada. Ang creatinine niya, tumataas, bumababa. Pero ang nakita namin, yung difference pala niya compared sa iba, marami na siyang medicines na na-intake na posibleng nakasira nung atay at nung kidney. So ngayon, tinitingnan pa namin kung paano pa siya tutulungan kasi nagte-tennis na siya actually. Nagte-tennis siya, nagja-jogging siya, marami siyang nagagawa na hindi niya dating nagagawa. So actually, ayaw niyang paniwalaan yung kanyang creatinine. So sabi ko, maybe kailangan natin ipacheck yung creatinine mo sa iba para medyo maniwala ka kung talagang normal yan o talagang abnormal pa yung taas. Okay? So meron kaming mga ongoing undialysis. Pwede siyang isabay, pero limited na ang number of glasses ng tubig na pwede nila. Di ba? Four glasses a day lang. 1 liter a day lang. So, yung ginagawa namin doon, nag-i-start kami ng 5 drops, tapos after 2 or 3 days, increase mo sa 10, 15, 20, hindi mo dadagdagan yung amount ng tubig, ang dadagdagan mo yung number of drops. Pero I would also suggest na maganda idaan din siya sa wellness para maalalayan natin kung ano yung magiging course ng treatment niya. Kasi meron kami nagda-dialysis na ng 3 times a week, and then actually nung dumating siya sa clinic, yung putlang-putla, dying actually nung nakita ko doon sa clinic. Kasi sabi ko nga kinakabahan ako kasi anytime baka bumigay doon sa clinic. Kasi naka-oxygen siya, putlang-putla siya, hinang-hina siya, binubuhat siya. So dinitoxify namin siya, nag-quantumin siya. After siguro 4 months, dumating siya sa clinic, naghiyawan yung aking staff. Alam niyo kung bakit? Nagda-drive na siya nung sasakyan niya ulit. At ang kanyang dialysis, ginawa na nung time na yon twice a week, tapos naging once a week na. Okay? So actually, parang once a month, ayaw lang siya. Parang nagda-doubt din yung doktor kung totally bibitawan siya, parang once a month na lang yung kanyang dialysis. Okay? So may mga ganung cases po. Pero yung nga po, marami yung dapat i-consider. Madapit yung dapat i-ayos. Kasi pagkain pati ng kidney failure patients, medyo very specific. Marami pong bawal na hindi kaya ng kidney. So, kailangan pa, kasama po yung sa nire-research, kasama sa tinatama sa pagkain ng pasyente. May sigil na po yan.
Okay, ganito. Meron po tayong detoxification process na ginagawa sa wellness. Ang tawag po doon, detox series. Kasi yung series na yun, bakit siniris ko? Kasi nung nakuha ko yung wellness before, it was actually a spa. May anim sila na therapist na matatanggalan ng trabaho kasi ko-convert ko na sa clinic. Di syempre, nagmamakaawa na doktora, parang gawan mo naman kami, tulungan mo kami magkaroon pa kami ng trabaho kasi kung tatanggalin kami dahil clinic na, hindi na spa yung center nila, talaga wala silang trabaho. So sabi ko, naku, hindi ako nagmamassage-massage ng mga pasyente ko. Sabi ko, anong gagawin natin ngayon doon sa mga pasyente? Alam nyo, trinial ko sila ng 3 months. Kasi yung mga pasyente, ginawa namin ng paraan na may oras ng massage. So parang yung dati kong ginagamit kasi, may sauna una ang mga pasyente pag series. Ang sauna, pagpapawisan ka kasi far infrared yun na sauna. So pag pinagpawisan ka, it's a kind of detoxification na natatanggal yung mga dumi doon sa skin mo, lalo na kung mahilig ka mag-lotion, lalo na kung toxic ang mga sabon mo, lalo na toxic yung mga pabango mo. So kailangan mo yung tanggalin, okay? After noon, ang sinunod ko, dahil ang nakita ko, marami ang pasyenteng hindi nag-exercise. So syempre yung lymphatic system nila maduming-madumi, maraming toxin, dahil nga hindi gumagalaw, hindi lumalakad, hindi tumatakbo, hindi pinagpapawisan ng ilang taon. So doon ko nakita na makakatulong yung massage para matulungan, yung lalo na yung hindi talaga makatakbo, di ba? So minamassage, pinadidip massage ko yun. Actually ngayon, nag-shift kami to Pinoy Hilot, mas effective pa siya. Okay? Now after po noon, meron kaming ginagawa na hand and foot detox kasi para bang ginalaw mo na yung perspiration niya, ginalaw mo na yung mga muscles niya, so dapat higupin mo palabas yung pwedeng higupin na dumi, kung ano man yung nagalaw ng mga massage at saka nung doon sa sauna. And true enough, nagugulat yung mga pasyente kasi mas marami talaga yung lumalabas sa kanila ngayon doon sa water, nag-change ng color, minsan black, minsan green, minsan orange. So malaki yung na itutulong sa mga pasyente. And true enough, nung 3 months na inobserve ko with the therapist at may lymphatic massage, ang laki-laki po ng naging healing at changes, improvement ng mga pasyente. At ako rin po, dati hindi ako nagpapahilot, hindi ako nagpapamassage kasi hindi ako naniniwala dun. Pero nung nakita ko na kung paano nag-improve yung mga pasyente ko, sabi ko, kailangan natin ng massage. It's a form of detox na kailangan ng katawan natin. Kailangan lang magaling din yung nagde-detoxify sa'yo at yung nagmamasahe. So yun po yung detox series na tinatawag namin. Parang sa ngayon, yung 3 procedure na po yun, kung iisa-isahin niyo po yun, kulang-kulang yun na 2,000. Pero dahil meron kaming parang pre-program na namin para yung mga pasyente medyo mas mapamura, alam ko nasa 1,500 na lang siya. And then pagka may senior citizen pa, may 20% pa na discount. Tsaka member by 10% pa na discount. So, yun na lang yung win-wins namin din para makatulong doon sa mga pwede pang tulungan at pwedeng alalayan. Okay.